boss, test drive na lang tayo, ano? Okay naman, ganda ng takbo. So, nasa freeway tayo, medyo traffic na, yung dami nasa sakyan. Okay na to, pinalitan natin yung cylinder head kasi nabengkong. Pumaliya kasi, nag-overheat. Hanggang sa, ayun ah, tinamaan na yung ano, nag-warp, nabengkong yung, sorry ah, matagtag tayo eh, nabengkong yung cylinder head. So, alright mga boss, ready na tayo mag time nito. Camshaft muna, ito time natin. Ano? So nakababa pa yung mga piston niya nasa gitna, so pwede ko pa yung ikot-ikotin. Oh, diba? Titignan lang natin yung cam lobe. Inikot ko lang para pakita lang sa inyo na nakababa yung piston kasi importante na nakababa yung piston kasi nasa gitna sila lahat para walang tamaan. So ito yung timing tool natin. Ito time lang natin tong camshaft to camshaft timing. So cam lobe nakatapat pareho dito. Usually ganyan naman pagka mga 4 cylinder lang. Kasi ito yung alamin tool, may slot dito sa likod. Yan. Tsaka isa dito. One way lang yan eh. May kita nyo, may slot yan tsaka may slot dito sa loob. Ito ay papasok mo lang doon, isang way lang to na papasok eh, so hindi nyo ma hindi kayo magkakamali eh. So, kung ayaw nyo pumasok, ibig sabihin hindi pa hindi naka-line up. Mahirap camera eh, ganyan. So as you can see, hindi ayaw niya pumasok na. So, iikot ko lang itong camshaft. Ito dito. Tapos itong isa, pabalik naman, pabila. Hanggang sa pumasok siya. Ayun. Yan. Kita niyo, pasok na. Ito lang to. Isa gumagalaw-galaw. Yan, pasok na yan. Ito sa slot. Ito na dito. So titignan nyo rin, ito yung top dead center, oh, kita nyo, na 12 o'clock pareho. Ayan, tsaka yan. Naka 12 o'clock sila pareho. So ito, naka time na yung camshaft natin na pareho. Kasi yung timing chain nito walang mark. Susunod na natin yung timing chain. So timing chain, walang marking to. Hindi, may kinakausap na. May kausap lang. Sila? Wala, may kausap lang ako. Oh. Ito naman, kakapit nyo lang yung timing chain. Yan, kung makikita nyo medyo ganyan, i-adjust nyo lang ng konti itong camshaft. May adjustment pa naman yan kahit na nakalagay yung tools. Pa natin itong timing chain natin. Timing chain guide. Ay.
Tayaan nyo muna yung crankshaft. Kumaya ito tayo. Yung crankshaft nasa ano pa rin yan. Gitna pa rin. Yan o. Importante kasi dito na walang play, walang ano dito. Walang slack. So okay na yan. Diba? So wala nang slack. Papasok yan. Tapos yung kabilang guide. Yan na yun. Ganyan lang. Tapos tensioner, tapos release yung tension. Tapos pagkakabit ng front cover, saka lang natin itatime yung crankshaft. Kasi pag iniigpit, walang konya, walang keyway sa camshaft, crankshaft na ito eh. So wala siyang keyway. So pwede ko pang ikutin yung crankshaft nang hindi umiikot yung camshaft at this point, di ba? Kita nyo, naiikot ko pa yan. Oh. So talagang yung friction lang pagka inigpitan mo. Yung maghahawak ng lahat. Kaya kailangan tama yung pagkaigpit. Okay, ang gagawin ko na susunod is i-compress ko yung i-compress ko lang to. Hindi ko nabibidyoan kasi ito yung lock. I-release ko lang yung lock, tapos compress natin, tapos lalagyan ko ng pin. Tapos, yun na yun. Kapit na lang natin. Alright guys, na-torque ko na, no? Yung tensioner, kapit na yung timing chain. At this point, pwede na natin hugutin yung pin. Kahit na hindi pa naka-time yung crankshaft. So, pwede ko na itong hugutin. To release, yan. Okay na yan. Na-torque na natin yan bago natin hinugot. Ano? Yun, iikutin ko yung crankshaft. Yun, iikutin natin yung crankshaft. Ano? Kita nyo na lang yung screwdriver natin. Yan. Tagalaw pa yan. Actually, kailangan natin bumalik doon na. Okay, so wala naman nag-hit na bulb, no? Pinapakaramdaman ko lang yan. Ngayon, pwede ko nang iset yan sa top dead center. And we have a tool for that. Kunin ko lang. Ito, ito yung tools natin. Lalagay natin dito. For crankshaft TDC. May butas dito yan. Ha? Ikaw mag-plug? Kapayin ko lang, ha? Hand tight lang yan eh. Finger tight. Oop, kailangan din itulak yung crankshaft. Tumatama eh. Saan na siya? Tama pa din. Bakit ka ganun, kuya? Ayan guys, yung tools natin. Ayan. Ayan. Ayan, ikot. Hindi nyo makikita, pero ikutin ko yung crankshaft hanggang sa tumama siya doon. Tapos yun na yung top dead center.
focus man. Piringnya yang tap dead center. Yan na yung TDC. Nice cylinder 1 and 4. Ayan na yung crankshaft weight. Ayan o, nakatama na siya. So at this point pwede na tayo mag-time na ang crankshaft. Ibalik yung pulley, higpitan, tapos yun na yung timing. Move on muna ako sa iba. May binigay siya ating trabaho ng iba eh. Okay mga boss, we are ready to time the crank. So ganito lang yung, this is the time to crank the crank, right? So nakapit na yung crank cover. Ito yung diamond washer. Pagka hinigpitan mo, yan dyan. Saka pa lang may ipit yung crank. Tsaka yung sprocket. Para matime ito, kailangan ito nakatime din doon sa crank cover. So ikakabit ko muna ito. This one goes here. Yan. Tapos itong crank dapat nakatap dead center to. Hindi na natin ginalaw yung kanina. So that should be a top dead center, diba? There's yung crank. Okay, nanti aku langis. Kabit lang natin to. Tapos ikot pa ganun na. Tapos yung butas ilaline up natin doon kasi kailangan matapat yan dito sa sensor. Tapos lagyan natin ng bolt, then crankshaft bolt, tapos yun na yung time niya. Alright, so na time na natin yung crank. 74 foot pounds and 90 degrees yung torque ng bolt. Tapos inikot na natin ang dalawang beses. Verify natin kung line up everything. Ayan, pumasok naman dito. So everything is perfectly line up. So we are good there, I think. Alright, so okay na to. Ayan mga boss, kompleto na. It's now 12 o'clock. So kompleto na to. Coolant na lang tsaka oil. Pero mag-launch muna tayo para at least kahit papaano matuyo yung silicone na din. It's really a good time to take lunch right now. So yun na, ano, mga boss, tapos na siguro to. Sana walang pressure finger, maging okay, walang maging issue. Para ma-release natin sa customer. Alright, so lunch muna tayo mga boss. Ayan mga boss, umusok na siya. Hindi, umaandar na. Wala naman problema. So far so good, walang leak or anything. Umusog lang exhaust kasi nalangis-langisan yung manifold. Pero wala din yan. So ayan mga sir, tapos na natin, umaandar na. Diba? Okay naman yung takbo, walang umaandar, walang issue. So ayan, test drive na lang to. Test drive na lang natin, tapos good to go. Hello mga boss, test drive na lang tayo, no? Okay naman, ganda ng takbo. Freeway tayo, medyo traffic na yun, dami na sasakyan.
Nabengkong yung cylinder head. So sa dealership kasi hindi kami nagpapa-reface eh. O nagpapa-resurface. Hindi approve yung repair na yon pagka nasaka-saka. Kasi syempre Ford yung hindi approve. Pagka hindi approve ng Ford, hindi rin pwede sa dealership. Hindi lang to Ford, no? Lahat ng manufacturer ganito. So yun, kailangan na natin pilotan kasi hindi nga pwedeng i-reface. Pero sa labas, pwede pa yun. Pwede pa nga pulling yun. Okay, so anyway, tapos na ito mga sir. Maganda yung takbo. Balik na ako sa shop ha. Matapos na